Sa mga nakaraang episode, 17 oras na tayong bumiyahe mula Butuan papuntang Dapitan. At madaming syudad na tayong nadaanan. At bago tayo tumawid pa dumagete, ay hinto tayo ng isang araw dito sa syudad ng Dibolo. Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 ng mga probinsya. Hi, ako po si Bros. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping and van life. Pero ngayon, hinamon namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Grand Sarangay. Samahan niyo po kami tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Galing na tayo sa Dapitan at inalam ang oras at presyo ng Roro Padumaguete. At nag-ikot-ikot muna tayo ngayong gabi dito sa syudad kasabay ng paghahanap ng aking matutulungan. Oo, may kainan din dito. Sinubukan ko na din ang mga street foods dito sa Boulevard at para makapaghapunan na lang dito. Hmm, budado. Ang dami. Ilang. Ilalo. Saan ang agi? Paris Papa. Asa pwede malungkot, boss? Baskoy. Ano kaya itong baskoy? Yung mga alam dyan, ano to? Sarap. Ang laga. Sarap. Kain mo na ako. Sold na, busog, boss. Uy, ngayon lang ako nakatikim nun. Pero parang yung lasa niya, familiar lang. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Haba pa rin ito. Binaybay ko ang kahabaan ng Sunset Boulevard para makahanap ng mapaparadahan dahil dito na tayo magpapalipas ng gabi. Dami ng lovers dito. Alas 9 pa lang, tambay na ako dito sa Boulevard. Papaantok. Maya maya tulog na. Nagpalipas lang tayo ng oras, nanood ng mga naglalaro at nanood ng mga naglalaro sa tabing dagat. Maliligo sana ako kaso ang daming tao dito sa ano. Bebok. Ang dami mga nagchuchok-tsakan. Kahit sa tabing dagat meron eh. Nakakaya, baka makastorbo ako sa kanila. Ano kaya yung pinapaagos na tubig eh, no? So, alauna na, wala nang tao dito. Hindi ako makatulog eh. Lakad-lakad muna ako. So, dito na ako magpa-park sa may Boulevard. Pero ako na lang yung naka-park ngayon. Yun. Nauubusan pala ng naka-park dito. Pero sabi nila, 24 hours okay lang naman daw mag-park dito. Kaso wala akong kasama. Pero maliwanag. Maliwanag naman yung ano, Boulevard. Mukhang wala namang problema. Yung pinili ko na spot kasi dito lumulubog yung araw. So pag
sumikat yung araw dito sa kabilang side. Dito ko pinili kasi mapuno. Kaya kahit umaraw na alas 8, alas 9, malilim pa rin. Safe naman dito. Wala naman tayo siguro magiging problema. Pagka mga ganitong lugar, yung hihinto na lang ako sa mga public place. Hindi ko pinapaalam, hindi namin pinapaalam na may tao sa loob. Parang ayoko din ipaalam. Kaya hindi ko masyado pinapailaw yung mga ito, yung mga LED dito sa loob. Para ano, kunwaring nakapark lang at walang tao. Una, 20 na. Hindi pa rin ako makatulog. Good morning, Dibolog. So, dito ako natulog sa Boulevard. Diyan po sa sasakyan. Ayan. Mula na natin pag-iikot ngayon sa Dibolog. Yo! Alin na sa Dibolog City? Sa gitawag na Orchid City. It's a place so wonderful. Green and green, so beautiful. Alin na sa Dibolog City? Sa CR pala sila dito. May CR tayo. Sayang, di pwede maligo sa CR. Lahat na lang tayo sa iba. Dito sa Boulevard, mga untag timbura. Fishball, kikyam, siomay, ubalot. Di angay mabalaka. Itong syudad ng Dipolog ay nasa Hilagang Kanluran ng isla ng Mindanao. At ito'y kabiserang lungsod ng Zamboanga del Norte. Pinansagang itong Orchid City of the Philippines at Bottled Sardines Capital of the Philippines. Keychain. Pilote. Kaya sinubukan ko na din ang produkto nila. Bumili ako ng isa. Isa sa pwede mong magawa dito sa siyudad ng Dipolog ay abangan ang paglubog ng araw sa kanilang Sunset Boulevard. Napakaganda dito. Napaka-relaxing. At ito'y napagmasdan ko kahapon pagdating ko dito sa Dipolog. Talagang mapapatulala ka na lang at mapapahuwaw sa ganda. The O'Neill Cutter at vitamins. Naubusan ng vitamins. O, sinita. Isa na din sa pwede nyo mapasyalan ay ang Plaza Magsaysay. Habang nag-iikot at namamasyal tayo dito sa Dipolog at nakatambay at nagugupit ng kuko, purul. Sa hindi inaasahan, pagbalik ko ng sasakyan. Nakikita na pa ako nagpark dito sa may harap ng ano, simbahan. Puno kasi dito sa gilid. Ay, nasaktuhan po ticket. Kailangan tuloy tubusin. Kailangan ko nang mabayaran ngayon dahil tawid na ako dumagete mamayang gabi. Dapat mabayaran. Saka magre-reflect yung sa LTO. So, City Hall din pala to. Dito babayaran. Kailangan mo kumuha ng number. Tapos titingnan mo doon lalabas sa monitor. At least nakapasok ako sa City Hall. Aircon pa. Okay na. Bayad na, bayad na. At least mabilis yung ano sa City Hall, mabilis yung office. Yung problema. Mabilis yun. Saka maayos na. Malinis din yung lugar. Maganda, maganda yung City Hall ng Dipolog. Check natin. Baka may
violation. Mamaya may resibo ulit. Doon na lang ako sa dapitan kakain. Kakain pa dapat ako dito. Is na ako, baka malasin ako. So magpupunta talaga kayo ng mga city. Mas maigi magtanong-tanong kayo. Ayun, dito ako nag-park ko. Kasi tato yun ang park ko ulit. Ayun, doon ako nag-park kanina. Malas lang talaga. Nasaktuhan lang na dumaan siguro yung pulis. Nagmamadali ako, unting video lang sa sa plaza. Ayun, nadali. Dali tuloy. Kaka-video mo, may violation ka tuloy. Hindi nahirap sa sasakyan eh. Hindi mo agad maipapark lang sa mga limited lang yung parking na sa sasakyan pag sa mga public area. Pag sa city. Dito ko pa nahuli sa Mindanao sa Dipolo. Layo nitong tutubusin. Buti na lang nasa 200 lang. Kasi hindi naman siya lugar na busy area. Yung mga busy area ata like itong pinaka main road papunta sa dito daw mamahal medyo 1,000. At medyo naubos ang oras natin sa pagtubos ng tiket. Kaya bitin na naman ang pag-iikot natin sa syudad na ito. Kaya may babalikan pa tayo. Welcome sa Dapitan.